The International League, Chapter 72. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga'y magsisimula na nga ang ikalawang yugto ng labanan ng Dream Academy at Shohoku. At dito nga'y tinawag na nga ang lineup ng magkabilang koponan. Kaya naman dito'y nagsisigawan na nga ang mga tao. At dito'y rinig na sa buong gym ang sigawan ng mga tagahanga ng kupunan ng Dream Academy. Dream Academy, sige, tuloy ang tambakan ang kupunan ng Shohoku. Lamang na kayo ng walo at sigurado. Digdigang labanan ang kakarapin ng mga yan at sa pagkatapos ng araw na to, kayo ang mananalo. Dream Academy pa rin ang mananaig dito. Sigawan nga ng mga tagahanga nila. Samantalang dito nga'y hindi nga nagpapatalo sinataba, sinamito at buong kaibigan ni Sakuragi at nagsisigawan nga rin. Hoy kayo, mga tagahanga ng Dream Academy! Inaakala niyo ba na maging madali ang laban? Porket lamang kayo ng 8 pes. Isang napakalaking pagkakamali na isipin nyo na kayo na ang panalo bago pa lang magsimula ang ikalawang yugto. Maling-mali kayo pag yan ang nasa isip nyo. Sigawan nga ng mga tagahanga nila. At dito'y tinawag nga ang lineup ng magkabilang koponan at dito. Una ang tinawag ang lineup ng koponan ng Dream Academy. Sa pagsisimula ng second half, ang lineup ng Dream Academy ay Kiko Aikawa, Jay Bother, Joe Clinton, Bricks, at itong si Oda. Samantalang sa lineup naman ng Shohoku ay itong Sashi Mitsui, Kaede Rukawa, Ryota Miyagi, Akinori Akagi, at Hanamichi Sakuragi. Wika nga ng committee, kaya naman dito nga'y nagsisigawan na nga ulit ang mga tao. At sa pagkakataong ito, pumapabor na nga sila sa kupunan ng Shohoku. Ayun o, sa wakas, pumasok na nga yung may pulang buhok. Humanda na kayo, Dream Academy. Siguradong magiging dikdikan na ang labanan. Ngayong pumasok na ang solid na 5 manlalaro ng underdog na Shohoku. Sigawan nga ng mga tao. Samantalang itong si Ayako ay napansin nga ito. Tignan nyo, meron ng humahanga sa kupunan ng Shohoku. At guess what? Ang mga tao ngayon palang makitang maglaro ang ating mga malalaro. Tila ba na ulit ang eksena nung nakalaro natin ang Sano na pagtungtong pa lang sa ikalawang yugto ng laban ay marami ng tao ang pumapabor sa atin kahit ngayon pa lang tayo makitang maglaro. Wika nitong si Ayako, kaya naman dito'y mabalik na nga tayo sa laro. At dito nga'y isang jump ball na nga ang magaganap sa pagitan nitong si Bricks at itong si Akagi. At itong si Bricks ay isang banta nga ang kanyang binigay patungo dito kay Akagi. Hoy ikaw Akagi, sigurado sa akin min mapupunta ang bola na to. Sa jump ball na to wala kang makukuha. Ha, tignan natin na labasan na ng lakas. Wika nga nitong si Brick samantalang dito nga'y kalmadong-kalmado nga lamang itong si Akagi nang biglang sumabat nga itong Sakuragi. Aba, mayabang kang Bricks ka, Akagi. Ako na ang bahala sa jump ball. Pagbibigyan ko ang yabang ng lalaking to. Tignan natin kung makakaya niya akong labanan sa jump ball na to. Pataasan ng talon ang labanan na. Wika nitong Sakuragi at dito nga'y siya nga ang pumunta sa jump ball at dito nga'y nagulat itong si Coach Big. Aba, itong Sakuragi ata ang makikipag jump ball laban dito kay Bricks ah. Nako, mukhang na-trigger mo ata Sakuragi sa pagmamayabang mo Bricks. Tignan natin kung may kargado nga ba ang yabang mo bata. Wika nitong si Coach Big dito nga kay Brick, samantalang dito nga'y isang jump ball na nga ang naganap
at ang bola ay binato na nga sa taas at dito nga ay unang tumalon itong si Brick sa kaya naman na pabulong nga siya. Sa akin na ang jumble na to, panigurado, wika nitong si Brick at dito nga ay bigla ang umangat itong Sakuragi at kitang-kita nga ang diferensya. Dahil ang kamay nitong si Briggs ay nandito lamang sa siko nitong Sakuragi. Gunggong ka, sa akin ang bola na yan, walang sayo Briggs. Tignan natin kung saan ang yabang mo, wika nitong Sakuragi. Dito nga ay nakuha nga niya ang bola at dito biglang pasa nga dito kay Rukawa at napasigaw nga siya. Rukawa, takbo na, outlet pass na to, sa atin na ang rebound na to, sa akin ang bola si Jumble, wika nitong Sakuragi. Kaya naman dito nga'y isang napakasakit na tingin nga ang ginawa nitong si Sashi Mitsui, Miyagi, Rukawa at itong si Akagi. Pinagkatiwalaan ka namin sa Jumble tapos yan lang ipapakita mo. Gunggong ka talaga, sira ulo, wika ng mga to. Kaya naman dito nga'y natawagan nga itong Sakuragi. Dream Academy Ball, sa Jumble ay hindi mo pwedeng kunin ang bola. Ang tanging violation mo lamang ang kinuha mo ang bola sa taas. Ang kailangan mo lang gawin ay tapikin ito papunta sa mga kasama mo. At ikaw may pulang buhok, hindi iyon ang ginawa mo sapagkat kinuha mo ang bola at ito'y isang violation. Kaya Dream Academy Ball, wika ng referee. Kaya naman dito nga napasigaw itong mga kaibigan ni Sakuragi. Abagunggong ka, Sakuragi! Anong ginagawa mo? Pinagkatiwala ng iyong mga kasama at itong si Akagi ang Jumble, pero isang kapalpakan na naman yung ginawa mo. Gunggong ka talaga! Sigawan nga ng mga tagahanga nila. Kaya naman dito nga'y isang napakasakit na titig nga ang ginawa ni Coach Ansay sa kanya. At itong Sakuragi ay nakadetect nga agad. Kaya naman, dali-dali niyang nilapitan itong si Coach Ansay. Oh, tatang, alam ko na yung titig na yan. Sorry akin, pagkakamali ko sa pagkakataon na yun. Ganun pala, kailangan palang tapikin ang bola at hindi dagitin sa ere. Yung tingin na yan, sigurado, papalitan mo ako no, dahil nagkamali ako pes. Pakiusap tatang, huwag mo akong palitan. Babawi ako rito, wika nitong Sakuragi. Samantalang dito nga'y nagtatawanan nga itong mga tagahanga ng Dream Academy. Gunggong ka talaga, may pulang buhok. Isang kalokohan na naman ang iyong ginawa. Ha, hindi nararapat sa iyo ang tawaging sanghenyo. Bagkos, dapat kang tawagin na gunggong. Tawanan nga ng mga tagahanga ng kupunan ng Dream Academy. Ano kaya ang mangyayari dito? Ngayong pumasok na sa Sakuragi ngunit isang kagunggungan nga ang kanyang pinakita. Abangan natin susunod na bahagi.